Good morning, guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon tungkol doon sa pag-aalaga ng ating tilapia. Bakit na, ito yung tanong, kahit na matagal na, almost 1 month na yung alaga mong tilapia, eh nagkakaroon ka pa rin ng fish kill. Mas sabihin na 1 month, 2 months na, eh mayroon pa ng fish kill. So, yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So guys, pakainin muna natin yung ating fingerlings ng Primus. So, meron tayong Primus dito na ipapakain sa ating bagong dating na fingerlings. So, ito yung ating ibubudbud sa kanila sa ibabaw. So, yan o. So, bigyan natin sila ng pagkain para meron naman silang pagkain ng ating mga fingerlings. Kulang pa, hindi pa sa kabila ng ating ilalagay natin. So, ganun. Guys, kahit na 1 month na or 2 months na yung meron ka pa rin na pipisikin, alam mo kung ano ang dahilan? Unang dahilan ay ang temperature ng tubig. Meaning yung pabago-bago ng temperature ng tubig natin. Katulad ng mainit yung pinakapanahon. Yan. Tapos, biglang uulan. Yung biglang mabubuhusan ng tubig na malamig. So, isa sa nagkokos din sa atin ng ano, yung pabago-bago ng temperature. Mainit yung tubig, tapos biglang lalamig. So, isa sa nagkokos ng ano, yung changing ng temperature ng ating fish pond, eh nagkokos talaga ng fish kill. Kahit 1 month na, 2 months na, nagkakaroon pa rin ng problema, nagkakaroon pa rin ng fish kill yung ating fish pond. So, ganun yun. Kasi nga, yung pabago-bago ng panahon, merong epekto yon sa ating pag-aalaga ng tilapia. So, yun ang una. Guys, yung asola ko, tingnan yung asola ko, ano na siya, ang dami ng ito guys, itong asola na mga ganito, pagka punong-puno na, ayan, ayan guys, so ayan o, kita nyo yung asola natin. Dikit-dikit na, meaning puno na. So pwede mo na siyang harbisin at ipakain. So ito yung ating muna na ipapakain, ipapamerienda sa ating alagang tilapia. Ayan. So dahil puno na yung ating dalagyan, so yan. Ito yung ipapakain muna natin ngayon sa ating mga alagang tilapia. Ang dami pa eh. Ayan o. So, ito sa kagandahan na may asolak guys. Ito sa kagandahan pag may asolak guys. Ano, nakakatipid tayo sa mga, ito sa pagpakain natin ng mga pigs. So, meron ka tayong alternative na pagkain para sa kanila, sa ating mga alagang tilapia. So, yun ang kagandahan na may asolak. So guys, pangalawa, pag-usapan natin habang nagpapakain tayo ng ating mga alagang tilapia na ano, kinakain na to eh. Ayan. Ito ibigay natin muna yung ating mga merienda nila. Merienda nila yung ating alagang tilapia. So yan. So pangalawa, bakit ka pa rin napipiskil? Guys, may epekto rin yung overcrowded. Habang nagpapakain tayo ng asola. Guys, kasi ang pagiging crowded guys, isa sa naging epekto rin sa ating alagang tilapia. Bakit nagkakaroon pa rin ng fish kill kahit na matagal na sa atin. Pag marami bang nakalaman yung ano, habang lumalaki kasi dyan, yung bang nagkukulang na rin yung dissolve oxygen, sa tapos merong malakas kumain. Yung mga malalakas kumain, yun yung malalaki. Yung mga mahina kumain, syempre, doon napapansin natin. Kaya, minsan yung crowded, isa sa nagiging factor din, kahit na matagal ka na nag-aalaga, nagkakaroon pa din tayo ng fish kill sa ating mga fish pond. So, yun ang ano nun, yung pinaka-epekto nun. Epekto ng ating maraming tilapia sa loob ng fish pond. So, nagkakaroon talaga ng fish kill. So, guys, ito yung pangatlo. Ito na ano ko rin, nung isang araw ko lang din nalaman sa pagpunta ko doon sa fishery sa Bipar. So, isa rin sa nagkokos ng ating fish kill ng ating alagang tilapia, ang overfeeding. Meron pala nangyayari guys pagka ano, parang yung tinatawag nilang na sobrahan sa pagkain o na yung tawag doon na impacho. Nagkakaroon pala guys ng ano, ng fish kill yung ating alagang tilapia sa pamamagitan ng overfeeding. So, mas mainam pala daw na medyo ginugutom natin yung alagang tilapia.
Ayan na sila, kumakain na sila. So, sabi nga nila, hindi rin maganda na overfeeding kasi naiimpatyo at nagkakaroon din pala ng fish kill yung ating alagang tilapia kahit na malalaki na, namamatayan din. So, kasi nga guys, yung kakit na siya, bakit nila nasabi na yung pinaka-overfeeding, nagkakaroon fish kill. Kasi doon sa Bipar, anything na nagkakaroon ng fish kill sa kanilang alagang tilapia, ini-examine nila, binubuksan nila yung chat, tinitingnan nila. Kaya nalaman nila, kapag nag-aalaga ng tilapia, may cost din palang fish kill ang overfeeding. Impacho, di ba sa atin yung pag-ano, naiimpacho yung mga katulad ng aso, sobrang nasakain. So, isa sa nagko-cost din siya ng fish kill ng ating alagang tilapia. Hindi lang pala doon sa mga ano, sobra sa pagkain, talagang ano, may epekto din pala daw guys kapag na-overfeeding yung ating alagang tilapia. So, is meaning, huwag nating busugin ng busugin kasi nga may tendency na mamatay yung alagang ating tilapia. So, ganun. So, ano ko lang yan, isinare lang ng ating na mga kaibigan sa Bureau of Fisheries na may ganun daw epekto, bakit namamatay din yung ano. Kasi may nagtanong sa atin mayroon na daw isang buwan, dalawang buwan na ng fish kill pa siya. Pero mayroon daw epekto ang pagiging yung mga parating busog at naiimpatso yung ating alagang tilapia. So yun guys ha, sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng tilapia. Okay guys, syempre ganun talaga na fish kill tayo. Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye! Kung nagustuhan mo aking YouTube channel, subscribe ka lang sa aking YouTube channel. Yan, Kuya Mikey. Anything na may gusto kang malaman, anything na may idea ka, anything na may katanungan ka, share mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos yan, comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!